Hello guys, kumusta po? Magandang araw po. Hello po, kumusta po kayo lahat? Opo, ayan guys, nandito po tayo kila Tate Arturo. Tatay, mukhang meron po tayong magandang balita sa mga kababayan po natin. Opo, babalita po natin tungkol po doon sa alaga po natin. Medyo mayroon na po tayong bagong anak, apat na piraso po sila sabay-sabay. Ano ba yung tatay, yung bagong anak? Yung rabbit natin po, nanganak na kasi. Ah, nanganak na. Ito po siya guys, yung inahin na nanganak, kulay brown. Ayun po yung anak niya, apat na piraso. Yung isa na yung medyo lumapula, yun ay lalaki po yan. Yung pula? Oo po, at saka itong itim, lalaki po to. Ayun nasa guys. Sa loob ng pakainan. Yung dalawa okay. Po naman, ito pong medyo itim at saka brown, may halo siya. At saka yung, ganun din yung isa. May puntik siyang itim at saka brown. At saka may puti sa may batok. Babae po yan. Ah, babae yan. Opo, pares-pares po sila. Lalaki, oh, babae. Ang galing tatay, no? Opo. Kailan po ito ng anak tatay? Nung Sabado yata. Sabado ng umaga. Linagyan ko po ito ng kahon dito na parang box. Linagay ko yung mga anak niya. Ayaw niya, nagagalit siya. Gusto niya nandyan lang sa labas kasi hindi pala sabay-sabay niya pinasususo yung mga anak niya. Kundi pupuntahan lang niya doon yung dalawa at saka niya upuan, saka dumididi. Tapos nakahiwalay din yung dalawa. Pagkatapos niya magpadidi, mamaya-maya kakain, iinom ng tubig. Pupunta na naman doon sa dalawa, hindi niya pinagsasabay-sabay. Hindi kagaya tatay ng baboy na sabay-sabay nagdididi, no? Opo, nagtataka nga po ako kasi ngayon lang po ako nakapag-alaga nito. Inobserbaran ko po siya kung anong kilos niya. Ayaw niya yung inalagay sa magandang lalagyan yung anak niya. Gusto niyang talagang hiwahiwalay lang. Opo. Ayan, Kuya Marion, bawal yata hawakan yan. May stress po siya. Sabi ng iba, opo. Yung huwag daw hahawakan kasi kakainin daw yung anak. Ano po yan sa kanila? Kumbaga nai-stress po sila pag once pinapakialaman yung mga baby. Hindi naman, kasi pinobserbaran ko. Kasi nung mga anak siya, gusto ko nga mailagay sila ng maayos yung anak niya. Linagyan ko ng damit. Doon ko linagay. Tinatanggal niya. Tinatanggal niya, ayaw niya. Yung gusto niya, pabayaan lang. Opo, ayan guys, yung isa. Ayan, malikot, yung puti, oh. Ang likot, gusto niya magano. Yung isa na tutulog sa pakainan. Lalaki to, ito, lalaki to, at saka ito. Ayan, sana mabuhay sila tatay, no? Sa tingin ko naman, dahil marunong po mag-alaga yung nanay nila ng, sa anak niya, mabubuhay naman, katulad niya, mag-iwala yan. Pagka gusto niya magpasuso, lalapitan niya yan. Tapos, ganun po. Opo. Ibig sabihin, nung binigay ko sa inyo, buntis na pala yun. Maaari po, kasi siguro kinakastahan na po yung ng puti. Ito yung lalaki, ito. Guys. Opo. Ang cute nila tatay, no? Opo. Sana nga po dumami uli. Marami tayong makatulong din tayo at mayroon tayong napagkitaan kahit papaano. Ayan guys, magandang balita po ito. Dadami na po yung alaga po ninyo tatay. Opo, sana po. Ayan po. Ayan o yung nanay niya. Mamaya, din mo magpasuso yan. Lalapitan niya lang yan. Tapos, niya, gaganyanan niya sa tiyan niya. Tsaka didi naman yung lalapitan niya. Opo, ayan. Marami na po tayong mga bagong mga panganak na hayop tatay. Opo. Pati yung kambing po ninyo, kumusta? Mabuti naman po. Nandoon po, nakapastel po doon sa kabila. Ayun, malaki na rin yung anak niya. Malaki na rin yung anak. Opo, kumakain na rin ang damo. Yung kambing talaga, isa lang ang anak, no? Depende po kasi yan. Minsan kasi may dalawa niyan. Mayroon tatlo. Opo. Yung sa atin, baka kaya isa pa lang siguro. Bagong siya, bagong unang anak niya. Opo. Opo, so yung baboy natin, mga anak na din. Hindi pa po, pero itong isa, naglandi na to, hindi ko lang muna pinakastahan. Ito, naglandi na to. Naglandi na ito? Opo, hindi pala natatapos, hindi ko lang pinakastahan kasi gusto ko yung sa pangalawang paglalandi na nila. Saka ko napakastahan. Tapos ito yung isa guys. Opo. Saka ito, naglandi na rin to. So, kailan po yung sunod na paglalandi niyan, tatay? Baka ngayong mga katapusan ng buwan na to, kaya sa sunod na buwan. So, papakastahan niyo na? Opo. Ang bayad naman po ay tag-1,000 bawat isa. Bawat isa? Opo. Isang kasta. Kalila. Okay. Siguro, tatay, pag pag nabuntis din to,
Wala na kayong time sa pagbablog. sandali lang naman yan. Basta ang mga dik, turuan mo lang pumasok doon sa lalagyan nila. Pagkakatapos dumidi niyan, papasok na yan doon. Marami na yan sila naging itlog. Kaso nga lang, nagpataka ko doon sa itlog ng isa, medyo may pagka-itim yung kulay. Yung isa naman, eh puti. Ay, ganun po. Opo, sabi po ni Nanay Elizabeth, yung medyo itim daw, hindi daw yan napipisa. Ewan ko. Sabi ko, bakit naman hindi mapipisa? Total, nadya naman yan, kinakastahan naman yan. Ganun po. Opo, yung medyo lang puti, yung daw ang napipisa. Parating na pa man din yung incubator natin, tatay. Ewan ko lang, titingnan lang natin kung talagang hindi napipisa. Papipisa ko talagang lahat yan. Sa magkasya sa incubator natin. Opo, yung binili po nating incubator galing po sa isang sponsor natin kay Tita Emily. Okay. Maganda po yung tatay kasi 36 na eggs yung pwedeng ilagay. Opo, maraming salamat po Tita Emily po sa inyong rinirigalo po sa amin na incubator po. Malaking tulong yun para mapisa po kaagad yung mga sisiw, no? Opo. Yung mga itik. Opo, sana nga po mapisa po kasi ayun po yung itlog natin. Kinukuha nyo agad bawat ano, opo, bawat labas. Opo, kasi hindi naman po i-standby ko doon sa pinag-iitlogan nila. Ito. Ito po siya yung isa. Ito yung kulay ng itlog niya. Para siyang ano, no? Dark. Opo, may pagka, parang dark green. Parang black, white, ganun. Ito yung isa naman, ito po. Parang itlog ng manok ang kulay. Talagang puting-puti. Opo. So ito daw yung hindi napipisa? Opo, sabi ni Nanay Elizabeth, ito daw hindi raw napipisa. Ay, nagtataka na ako kung bakit hindi napipisa. Hindi naman niya nababad sa tubig ng matagal. Parehas nito, ito nababad rin to sa tubig, hindi rin matagal. Magkaiba lang talaga bawat isa sa kanila ng kulay. Opo, ayun guys. Magkaiba ng laki. No? Ito parang sa manok lang. Ito naman, doon sa isa, malaki siya tapos medyo may pagka-dark. Ang dami na sana tatay, no? Opo. Malalaman natin yan pag once dumating incubator, pag nilagay po natin. Opo. Siguro pwede naman silipin to yung ilaw, ilalagay mo sa loob ng karton tapos may butas. Gaganyan mo doon para malaman natin kung mayroon siyang itim sa loob, siguro yun ang mapipisa po. Opo. Yun ang ilalagay natin sa incubator para hindi masakit. Ayan guys. Kailangan po natin talaga ng maraming inahin kasi para maraming pag nangitlog, makakaipon tayo talaga ng maraming itlog po ng itik. Lalawak dito yung ano natin, dito sa likuran nyo, yung pwedeng lagyan ng itik. Opo, yun naman talaga ang bala ko. Yung ano na yung area na yun doon, kasi may daluyan ng tubig dyan. Opo. Malagyan naman lang po ng lambak. Kuya Marion, kumusta naman kuya? Okay naman po. Kumusta ang iyong pag-aaral? Okay naman po. Nagmo-module ka pa din? Hindi na po. At tapos na sila tatay? Hindi pa naman, ewan ko. Di ba, hindi mo kinuha yung module mo nung Lunes? Hindi, kinuha mo yun. Di ba pinasasaulay ko sa'yo yun? Nakalimutan niya tatay kung anong araw na ngayon. Oh, sa Lunes pa pala. Tuesday na po ngayon. Sa Lunes, kasi nung nakaraan din, ano, pangalawang Lunes na ngayon, nung premiere niya pagsaulay, sabi ng teacher niya, sa susunod pa daw na Lunes, makukuha niya naman yung bago nilang module. Ganun naman pala. Pero patuloy pa yung pag-aaral mo, kuya. Opo. Limit lang sa mga ano, no? Sa mga online games. Tawa lang siya tatay. Hindi, yung ginagawa ko naman sa kanya, kaya medyo nagiging malaya ito. Kasi gusto ko sa module niya, sabi ko, tapusin mo kaagad yan, kahit anong gawin mo, okay ka na. Ganun po. Kasi yung iba kasi nakatambak na yung mga module nila, hindi ina-answer. At di si kuya, sinasagutan niya muna bago siya mag-online games. Mag-online games, tsaka mag-masyal, maligo sa ilog. Maganda na yung panahon. At uso na naman yung swimming, Kuya Mario, no? Opo. Saan kayo nagsiswimming? Diyan lang po sa, ano po, na ilog, diyan na malapit. Malapit. Wala bang ahas doon? Basta mag-iingat ka doon, kuya, no? Pag, opo. Ano? Tsaka tatay, dapat may kasama siya pag nagsiswimming sila. Marami yan sila, yung mga kaibigan niya, may makasamang babae. Baka naman may girlfriend ka na, kuya. Wala pa po.
Wala pa, no? Mag-aral muna, tapos tumulong muna sa mga alagain nyo, no? Opo. Okay. Tatay Baylon, ibigay mo na yung ano, yung dala nating Jollibee para kay Tatay Arturo. Ito po, ito na po, sir. Ba't ganyan ang supot ng Jollibee ngayon? Ito, ibigay natin. Hinanda, talaga, pinaghandaan natin kay Tatay Arturo to. Opo. Ito. Wow! Ayan, ng Jollibee. Ano bang tawag nito doon sa Jollibee? Sabo. Mas masarap pa yan sa Jollibee, tatay. Maganda yan, ginagawang ano, nilupak, ano ba yun? Yung dinudurog siya, tapos lagyan ng niyog. Binabayo. Opo, binabayo. Nagigiling na lang. Ayun. Pwede nating lutuin ngayon, tapos ipapagiling natin, lalagyan natin kunting margarin at asukal. Meron tayong isang sponsor na nagpapatanong, tatay, kailangan natin magpunta sa bayan para ipa-check yung ngipin nyo kung ano yung kailangan gawin. Gusto po ng isang sponsor natin, si Tita, na magpa-quotation po kayo doon para malaman kung magkano po yung kailangan or ano ang gagawin sa ngipin nyo, tatay, no? Para komportable na po kayo sa pagsasalita at saka sa pagbablog po ninyo. Kaya nga po, minsan nagkakautal-utal tayo kasi yung bibig natin, yung dila natin, medyo lumalampas na, wala na pong nakakaharang ng ngipin. Opo, so yung ganun ang gagawin natin. Siguro mamaya, tatay, punta kayo sa bayan, no? Magpa-coat kayo doon sa dentista kung ano po yung sasabihin niya, tapos i-message ko na lang po yung isang sponsor natin para maayos na yung ngipin nyo. Pag nagkaroon po ako ng pagkakataon ngayon na makapunta doon, pupunta po ako. At saka, opo, kung hindi naman, baka mabukas na lang po na maaga para mas maganda-ganda bukas ng umaga. Okay, tatay. Maraming salamat po doon sa lahat ng nag-i-sponsor po sa mga kagaya ko po na gusto niyo pong tulungan, na kami po ay nagpapasalamat po sa mga tulong niyo po sa amin. Sige na po ang bahala sa inyo, magbalik ng mga tulong niyo po sa amin. At sana nawa ay magpatuloy po yung mga kalusugan ninyo. Huwag po kayong magkaroon ng mga problema na malalaki. Maraming salamat po sa inyo. Opo, tatay, no? Kumusta na po pala yung pag-rebuilding nyo, tatay? Medyo nahihinto muna ako kasi yung chef natin, may kaibigan po tayo ng kapwesto, kaya hindi tayo makapagtrabaho ng maayos. So pagkatapos na lang niya, no? Opo. At marami pa rin naman tayong mga project sa mga kababayan natin. Opo, opo, opo. Opo, pag medyo maluwag yung oras, ano na lang, opo, singit-singit natin. Singit natin po yan. Kahit gabi, basta hindi lang medyo pagod tayo, pwede naman natin gawin yun. Opo, at saka mag-order po ako sa inyo ng ano, sampayan. Opo. Dalawang sampayan na ano, yung bakal. Opo, mura lang naman yung tubo, yung hindi katulad yung binili natin na Eagle. Mm. 200 plus lang naman. Sige, para kahit pa paano may sideline po kayo, tatay. Opo. About dito, tatay, sa pag-garden po natin. Dito po sa pag-garden natin, hindi pa natin po matansya yung panahon natin kasi napapansin nyo naman po, sir, na kahit nga kagabi, biglang ang lakas talaga ng ulan. Hindi pa talaga nagiging normal yung panahon natin. Kaya nga po ako nagkasakit kasi talagang pabago-bago yung klima natin dito. Katulad ngayon, mainit. Tapos tingnan mo, nagkakaulap. Mamaya, bubuhos pa naman guys yun ng ulan yan. Ngayon, medyo maganda yung panahon. Tapos hindi mo mamamalayan, guys. At kahit ganyan, na kulay blue yung langit, biglang umuulan. Opo, yan ang nakakadala ng trangkaso. Kumbaga yung dati nating tawag, trangkaso, yung sipon, ubo. Kaya nga po, dalawang araw akong nagkasakit din, siguro. Opo, sa ano, ulan at saka araw. Opo, ako naman eh, matibay-tibay pa. Tatay, mansari po pala ngayon ang solid po ni Aldi Group. Wow! Third mansari na po. Mabuti naman po. Ako po'y nagpapasalamat at umabot na po tayo sa tatlong buwan po nating pagmamahal kay Sir Pony po. Thank you po sa inyo po. Opo, maraming salamat po at congrats po sa solid po ni Aldi Group. Naway, mas lalo pa pong lumawak ang mapaghandugan nyo ng suporta ng mga kababayan po natin. Masaya po ako, guys, sa mga pagmamahal po ninyo. Talagang nakakataba ng puso po yung ginagawa ninyo. Opo, at saka talagang bilib ako sa mga admin nila. Kaila Tita Ella. Tita Ella, kaila Tita Johnny. Tita Johnny, kaila Ad Kyle. Basta sila na lahat. Silang lahat ng mga admins. Opo, Tita Lucy. Opo, lalo na kay Tita Lucy din. Medyo lang makulit. sorry. talaga po, kami po yung nagpapasalamat. Lalo na po ako, nagpapasalamat ako sa kanila, sir. Opo. Kasi po talaga, nagsusumikap sila po na
gampanan po natin, gampanan po nila yung maisusuporta po nila sa atin po. Very supportive po sila guys sa mga mission po natin. Opo. Thank you po sa inyo guys. Ito guys ang baby na kambing na bagong anak din po ito nung isang buwan tatay, no? Opo. Hello, ang cute-cute guys, oh. Labas na rin kumain ng damo. Talagang love na love ni Kuya Marion yung mga alaga natin tatay. Opo, pasaway. Magmana sa kanya to eh. Pasaway. Ang ganda ng combination guys ng color niya. Dito po sa ulo niya, ayan may puti. Tapos dito naman sa may tiyan niya, sa gitna may puti. May built na puti. Tapos diretso naman dito sa kabilang paa niya. Ang ganda. Parang mahulog Kuya. Wala kayo mapitigan. Ayan. Ayun po yung nanay niya, ngawa na ngawa. Nandun yung nanay. Ayun po yung isa. Opo. Medyo hiwa-hiwalay lang muna para hindi, kasi minsan sinusungay ito ng lalaki pag magkakalapit sila. Nadi, di pa ba yan Kuya Marion? Opo, minsan na lang. Ah, minsan na lang. Pero sanay na rin siya kumain ng grass. Opo. Yung fern. Opo. Yung fern. Alagaan mo Kuya, no? Opo. Ayan. Buti tatay, hindi tayo naubusan ng grass. Oh, hindi naman. Kaya, ito nga dito sa garden ko, sabi ko, pati pag nagtanim ako, hindi pa natatalian to. Ayan guys, ang bilis niya tumakbo. Hindi pa naman pwede siya talian. Kailangan, sabi ko, bago magtanim dyan, matalian na muna yung anak. Pag siguro mga next month, pwede niyang talian. Maaari na po yan. Para kahit pa paano. Hindi sirain yung mga halaman natin dito na itatanim. Opo. Andyan, may nakaanda po tayo dyan eh. Talagang hindi ko muna pinupunla kasi alanganin pa talaga yung panahon po natin. Opo, okay. Ayun guys, masaya po tayo na talagang dumadami na po yung mga alaga nila Tate Arturo. At patuloy po yung mga bagong panganak na mga alaga po nila. At sunod na po niyang tatay yung baboy, no? Opo, maaari po kasi talagang naglandi na po ng isang bisis. Sa pangalawang paglalandi, talagang sure ko nang patakastahan na po natin yan. Si tatay, sana magtagumpay po tayo sa mga alagaan po natin. Sana po, sigad po ang nakasalalay po tayo sa ating tagumpay sa ating Panginoon po. Opo, ayun guys. Maraming salamat sa patuloy niyo pong suporta, sa lahat ng sponsors na wala pong sawang nagbibigay pag-asa para po kila tatay at sa iba pa po nating kababayan. Thank you po sa inyo. Naway, biyayaan pa po kayo ng magandang kalusugan para po mas madami pa po kayong mapaglingkuran ng mga kababayan po natin. Maraming salamat guys. Ingat po tayo palagi. Hanggang sa susunod po. Bye-bye! God bless po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat.